magandang gabi. So, ginagabi na tayo. Kauwi lang galing sa work. So, gagawin natin itong aming washing machine. So, ito yung washing machine namin na So, ito yung aming washing machine na LG. LG Smart Inverter na 8 kg. So, ang problema nitong washing machine namin, ayaw na niyang mag-spin and dry o ayaw niyang umandar. So, subukan natin guys. Yan, dampak na yung aming labahan. So, ayan, meron na kaming isa pang backup na washing machine. Tambak na ang aming labahan. Buti na lang, meron kaming isang backup. So, ito yan guys. Ngayon, testingin natin kung ano yung naging problema. So, power on. So, yan. Testingin ngayon natin kung gagana. So, yan. Automatic naka display agad yung oras niya. So, dapat usually nito nagbabago-bago yung oras nito. Yung ano nito, yung ilaw. Parang tatanjay niya kung gagana to. So, ayan. Ayaw niya umikot. So, ayan, nakapos siya. Ayaw talaga umikot. So, stop natin. So, subukan natin sa spin. So, play uli natin. So, subukan natin sa spin. Ayan, naging natin sa high. So, ayan, ayaw pa rin siyang umikot. So, based sa aking napapanood sa YouTube, okay, meron ako nakita mga sagot sa bawat problema kasi wala naman siyang alarm. Dapat may alarm siya eh. Dapat meron siyang nakalagay na letter para malaman kung siya ay gumagana. So ayan, nakapos. So, ayan, running. Ayaw gumana talaga. So stop na natin siya. Oh no! So ayun guys, bali gagawin natin. Troubleshoot natin. Step by step. After nun, ang gagawin natin ay pinplug muna natin yung ating saksakan. Ayan, na-unplug na natin. So ito, nabuksan ko ng likod. Inalis ko lang yung mga tornilyo dito na apat. So, ganito lang kalaki ang kanyang metal screw. So, tinanggal natin tong cover. Ito yung cover niya. So, ito yung ating itetesting ngayon. Yung kanya pong drain motor. Ayan, yan po yung block na yan. Yan po yung drain motor. So, yan po. Okay po. So, hindi po yan nasira. Okay na po tayo sa test na yan. So, ayun po. Sa pag-check po natin ng drain motor, ay okay naman. Siya gumagana po.
So, hanap pa po tayo ng ibang cause kung ano po yung naging problema. Kung bakit po ayaw gumana ng spin dryer. So, sa mga napapanood ko nga po sa mga YouTube, so, isa po yun sa sinasabi nilang problema kung ba't po hindi gumagana yung spin. So, tinry ko naman po yun. Tapos, nag-separate din po akong pag-try po ng spin motor. So, ginawa ko po, dinere ko siya, pero pinaikot ko muna yung motor para po malaman natin kung maandar. So, yung aking knowledge po dito ay based po sa napanood ko sa YouTube tsaka sa pagiging po maintenance po sa isang ice manufacturing. So, try pa natin yung isang nakita ko na naging problem. So, ito naman po yung check bulb niya ng tubig, or ito yung alarm, or ito yung sensor ng tubig para malaman natin kung ayun talaga yung problema. So, check po din natin. So, ito po, aalisin natin tong cover na to. Pag-alis po ng cover na to, meron po siyang dalawang tornilyo dito. So, ito, tinanggal ko na kanina. So, dito yung isa. So, gagamitin natin dito ay Phillips screwdriver. So, sa pag-alis po nito, tapos sigurado natin yung ating mga tornilyo ay nakatabi para po increase po yung pagkakamito natin yung mga. So ayun, sa pag-alis nito, ipupus natin siya. Ito, pag-lip dito, ipupus natin pa ganun para matanggal. So alisin natin muna yung saksak. Patayo ay sip. So ito, angat natin. Ayan. Ito, natanggal ko na kasi kanina kaya hindi na tayo gano'ng nahirapan. So ayan, pinupus lang po yun. So ito, ipupus natin papunta dito, ipupus natin pa gano'n, tsaka ito. Pero ito, kailangan iangat muna natin to, and then ipupus. So ayan, according to YouTube, either itong sira or ito. Pero ito, na-check ko na to. So okay naman siya, may palo. Ito, checkin natin to. Kung ito talaga yung, so ito, checkin natin. Ito yung water sensor level niya. So ito, nakakonekta dito. So ito, pag natanggal to, may costing siya na hindi masensi itong sensor. Tapon lang kasi ng tapon yung tubig. So hindi rin siya under. Bola yun, napanood ko rin yun sa YouTube. So ito, ito yung isa natin pinag-inalangan ng sira. So ito, alisin natin. So alisin natin to, may clip sya. Ayan, mapapansin nyo. Ayun, may nakaangat. So ito, clip to. Pindutin natin yung clip, then hila. So may tatlo syang terminal. So check natin kung sya ay sira o hindi. So pag alis nito, so tanggalin lang natin to mga lock. So may lock to eh, yun. Ito lock. Ito lock. Then yung lock. Tsaka yung lock. So itutulak lang natin sa palabas. Tsaka natin to ipu-pull up. So natanggal na natin to. So ito, tester natin siya kung okay. So ito na yun guys, yung ating sensor or float bulb. So siya nagsisense kung ang tubig ay puno na doon sa tab. Sisense niya kung puno na yung tab, so siya yung mag-i-stop nung control. And then pag na-sense niya ng puno na, tsaka lang a-under itong ating washing machine. So ito, tetest natin kung buo. Pero napanood ko ito sa YouTube, kahit meron siyang palo sa ating tester or yung tinatawag na continuity, so pag tinest natin dito tsaka dito, ay meron din siyang palo.
Ito, sa iba ko napanood na YouTube, meron siyang sinasabing alarm. Ayun, pakita ko sa inyo yung alarm. So, ito yung iniisip ko na sira. Kasi yung iba kasi ng YouTube, sinasabi nila na ito ay sira kasi may alarm. So, subukan ulit natin isaksak. So, ayan, na-plug ko na. Tinanggal ko to. Ngayon, tanong nyo kung pwede ba siyang matest pagtanggal na itong ating sensor. So, tingnan natin. So, i-on natin. So, pindutin natin to. High spin muna tayo. Ito yung pan-testing natin. Ayan o. Nakita nyo, nag-alarm agad. So, ang sabi niya, PE. So, ayun, nag-i-stand siya na wala na kasi itong sensor. So, subukan natin ibalik para malaman natin kung mawawala itong PE. So, ayan, ibalik natin to. So yun, babalik natin to para makita natin kung mawala yung PE na yun. So ito, babalik natin dito sa sensor kasi yan, sensor alarm yan yung PE. So babalik natin. Kaya naswerte tayo yung mga dalawa kamay. Yun, magagawa natin yung madali. Yun, sabi ko nga sa inyo, swerte pag dalawa kamay. So, ibalik natin to. Kaya nga sa nila nagdadamdam na wala silang makain. Pero pag dalawa kamay mo, sigurado, ayan, kabit natin. So, tingnan natin kung may alarm pa. So, ayan, may alarm pa rin, di ba? Pero para mawala yung alarm, di ba, binalik natin. So, ito, i-off muna natin. So, yun, uli natin. So, ayan, di ba, nawala na yung alarm. So, yung alarm na yun, ay nakabase dahil dito. So, ayan, alisin natin, ha. So ito po ang multi-tester. Pag-testing natin. Ito, alisin natin. Sensor. So set natin siya. So ayan, di ba walang alarm? So off uli natin. On uli natin. Kung tatagalugin natin. So pag-check natin yung... So yun, alarm na siya, di ba? Kasi tinanggal natin itong sensor. Mga paa. So yun, i-tester natin itong sensor kung... Piyesa, manalaman po natin kung sira. So ayan po, na-testing natin na pag pinagdikit po natin yung dalawang probe ay nagkakaroon po ng continuity. So ayan, so yung 1 and 3 legs po, sukatin natin o testing natin. So ayan, makita po natin sa tester na meron po siyang palo o meron siyang nare-reading. So yung dalawang pong linya na yon, so buo. Pero pag ito pong 2 and 3, ay wala po. So, tingin ko po, ayan po yung problema. Ayan, ayaw po niyang magbigay po ng continuity. So, ayan, tinry po natin ulit. Nagdikit natin, meron. So, ayan po, sa ating po pagtitest. So, nakita po natin, nasira po talaga itong water drain sensor. So, tama lang po yung ating huling findings na ito nga po yung sira. So ayan po, kahit ano pong test natin, talaga pong di po pumapalo yung iba pong legs or yung ibang poles. So ito na po check yung sira. So based nga po sa napanood yung YouTube, eh mukhang ito nga po yung sira. Although wala po siyang alarm. So medyo pag po talaga ito trial and error natin o magre-refer tayo ng isang gamit, ay talaga pong kailangan mabosisi. Pero hindi po ako talaga nagre-refer po ng washing machine. So ginawa ko lang po ito para po siyempre makatipid. Kasi ito halagang 300 lang po ay na-repair ko na siya.
Nag-inquire po kasi ako kung magkano po ang pa-repair. So, initial testing pa lang po is halos 500 na. So, ito po. May continuity pa siya. So ayun guys, na-check off na natin to, may continuity. Tapos talaga siyang usually talaga meron siyang kalog. Ayan kung maririnig nyo yung tunog. So ayun guys, so yun nga, napanood ko sa YouTube na ayun daw ang sira. Sabi dun sa isang Arabian na nag-YouTube. So nag-gamble ako, bumili na ako sa Shopee. Yun, baka naman. So nag-gamble ako, bumili ako nito. So mura lang naman ito. Ito ay halagang kulang 300 lang. So yun, natanggap ko kanina after 5 days ay dumating na siya. So ito, balik natin, check natin kung okay siya. Kung tama ba yung napanood natin YouTube na pag pinalitan nito, even though na meron itong continuity, ay gagana. Gagana na kasi bumili na tayo ng bago. Ganun din yung ginawa ng YouTuber na yon na Arabiano. So sabi niya, gumagana rin ito na continuity, pero bumili siya. So ito, ganun yung ginawa natin. So try natin guys. So gawin natin. So naka-on siya, i-off natin. And then ikabit na natin ito. So ito yung bago. So kakabit natin itong socket niya. Yung socket niya na tatluhan. And then ayun, plug and play lang ito. Napakadali lang. Pag nakita niya yung white, and then katambal siya nitong, pag nakita niya itong white, katambal siya nitong lock. So press natin ulit ito. Yan, press natin to. Katambal niya yung white. So suot natin itong socket na tatlo. Yan, press natin itong lock. So ito yung white, katambal siya nung lock tsaka itong white. So tatluhan na terminal, tatluhan din to. Tatluhan din. So saksak natin to. Yun. Then after nyan, ilagay din natin itong, palitan na natin itong hose. Minsan kasi may nagsabi rin sa YouTuber na itong hose minsan pag may butas ay hindi nagkukos, na nawawala yung pressure ng tubig. So nangyayari, nag-PPE rin siya na alarm. So yun, papasok lang natin dito. Hindi ko na inalis yung hose kasi ayan yung naging lalagyanan itong wire dito. So temporary muna, ilapat muna natin. And then ilagay natin itong hose. So may clip to. So itong hose may clip. So press lang, digitin, alisin, pilahin. So yung clip, ibalik natin dito sa bago. Yun, walang palibring clip yung bago. So yun, balik natin clip dito. Kunin sa luma, tapos i-insert natin siya dito. Pag-insert, sabay clip ulit. Kasi once na may leak yan, hindi rin ito mapupuno. Hindi masisensin ng tab na puno na. Magkakaroon tayo ng problema. So ayan, nakabit na natin. So i-testing na natin. So ayan guys, testingin natin ulit. After natin makabit itong sensor ng tubig, ng tub. So i-on natin.
And then, lagyan natin dito sa program 1, itong duvet o duvet. Hindi, parang ano yan, parang Francis. So, try natin na i-on. So, ayun yung sinasabi sa inyo kanina na nagbabago-bago yung ilaw niya. So, based sa pagkakapanood ko sa vlog ng LG na to, sinesense niya yung laman. Tsaka ito, nag-ano na siya. Nagbabago-bago na yung kanyang oh my God! So, yun, guys. Wow! So, yun nga pala yung sinabi ko kanina, sinesense niya yung timbang ng laman. Kaya siya nagaganon-ganon ng ilaw. So, nagbabago-bago siya. So, sinesense niya kung ano yung timbang. So, yun guys, umikot na. So, sabihin, tagumpay tayo sa pagpalit nitong sensor. Wow! Salamat sa YouTuber na yun. Hindi ko lang alam yung pangalan ng Arabiano. So, yan na, set na siya ng time. Kaya lang, hindi natin siya mapapagana kasi wala naman siyang tubig. So, hindi rin siya, mag-aantay na siya ng program. So, antay natin, lagyan natin ng tubig. So, gawin muna natin, i-off ko muna. Pause, then stop. So, try uli nga natin para sigurado. So, power on. And then, lagyan natin sa duvet. O duvet. Ayun, nagsisense siya. So, yun, sinisense niya yung timbang ng laman. Kasi alam ko, pag sinesense niya yung laman yan, alamin niya kung ilang tubig ang ilalagay niya. Ayun, lumikot siya. Pwede pa itong iangat na pumaandar. At bawal. Ayun, pag ingat natin na pumaandar, mag-DVE, support yun. So, post natin, stop ulit. Baka mami, masira eh. So, ayun, try uli natin. Program natin, ito, normal. Normal yung program niya. Hindi natin dinobey. So yun, lumikot guys. So tagumpay ang ating pag-eksperimento. Yun nga, salamat kay YouTuber. Alamin ko kung ano yung kanyang YouTube address or YouTube channel para mapasalamatan. So off ko na guys para maibalik ko na itong mga cover. Yun, namaandar guys. So pause and then stop. Okay, magbalik ko na yung cover. So sa pagbalik nito, snap lang naman to, may lock. Yun. Dapat itong hose nakatapat. Yun sa hose. So balik natin ito guys. Yun, pag natin ito manog, okay na yun. So, ibabalik natin takip. Tsaka yung takip nitong likod.
Yun, meron siyang isang yung isang balik dito. Unahan mo sa taas. Yun, itong lalim, may back. Yun, yun, isang yamin nyo. Testing mo na to. Testing mo na tong washing. Yan mo, tama. Dapat dinudubay niyo raw to. Ay, ba sasabi ko, diba dun sa kanya? May light, heavy, light, normal, heavy. Kasi ito hanggang 10 sa atin. Ano na sira? Ha? Pinalitan ko nito. Ano ba ginawa niya? Ayan, pinalitan ko. Ano mo ba yan? Dito, sensor niya dyan. Patubig. Testing mo, mandar, hindi na. Ganyan na po yun eh. Okay na yan? Hindi natin kakarga ng may laman? Dalawa na yung washing machine mo. So yun guys, hindi natin matetesting. Saka natin testing. So yun guys, hindi pa kasi rabadi kaya hindi natin matetesting kung gumagana, pero na-check naman natin umaandar. So check natin siya pag umaandar na, dututo natin sa ating YouTube video. So yun, muli marami pong salamat sa panonood po ng aking YouTube video. So yun, sa mga gusto po mag troubleshoot ng mga gamit, so makapanood tayo sa YouTube. So meron tayong dapat pulutin at hindi dapat pulutin. So meron din mga trial and error. So sa ganito mga electronic types, ang usually naman ng kailangan nating pyesa ay yung tester. So yun lang guys, maraming salamat. Sana po pa-subscribe po dito po sa aking YouTube video. Ako nga po pala si James D. Isa po akong real estate sales person, and then isa po akong maintenance po sa isang ice plant at sa rin pong ama sa tahanan. So yun nga po, kung kamukha ko po na gusto po makatipid, so yun, nag trial and error po ako para po masave itong aming automatic washing machine. So ito nga po, ayan. So may backup din kami isang washing machine, so in case po na magkaroon po ng problema. So yun guys, maraming salamat at po sana kayong magsawang manood po sa aming pong YouTube videos. Muli po, maraming salamat po. Ingat. God bless. Salamat po sa lahat po ng mga YouTuber na napanood ko na naging susi para magawa ko po ito. Maraming salamat po.